Kasabay ng paghahanda ng mga Katoliko sa Semana Santa ang pagiging abala ng ilang mga negosyante. Sa ilang probinsya, puspusan na ang paggawa ng mga palaspas na ibibenta sa Palm Sunday. Mabenta rin ngayon ang isda at seafood para sa mga nagtitika. My report si Ian Cruz. Hudyat ang pagsimula ng Koresmang Palm Sunday. Sa araw na ito, nakaugalian na ng mga Katolikong Pilipino ang pagsimba, bitbit ang kanikanyang palaspas. Sinisimbolo nito ang masayang pagsalubong kay Hesukristo nang dumating siya sa Jerusalem. Dito sa Barangay Sangali, Zamboanga City, abala na ang pamilya Martel sa paggawa ng mga palaspas na ibebenta nila sa darating na linggo. Sangpunta una raw nila itong ginagawa. Yung ginagawa namin pag malapit ng Holy Week para maibenta kami. Makano yung benta ninyo ng ganyan? Minsan 15 peso, minsan 10 peso. Dadatnan din namin na abala ang ilang magkakamag-anak sa paggawa ng mga palaspas sa Quezon City. Halos mapalibutan nga ang isang simbahan sa dami ng mga gumagawa nito. Hindi sila natinag maski bumusang malakas na ulan. Sa dami ng kakumpetensya sa pagbibenta ng palaspas, ang ilang taga-norte may kanya-kanyang pauso. Ang palaspas na gawa ng pamilya Flores sa bayan ng Manawag halimbawa, gawa sa dahon ng mga halaman nakakagamot. Yung dahon ng yung ano siya, yung talagang kahit mainit, matibay siya, matagal siyang matuyo. At tapos yung mga dahon ng guyabano o biyabas, ano daw yan, yung tawag yan. Yung gamot sabi nila. Iba't ibang hugis din ang kanilang ginagawa. May animoy krus, puso, ahas, laso, sinturon at espada. Sa Lawag City, Ilocos Norte naman, hugis tinik ang mga dahon ng palaspas na gawa ng pamilya de la Cruz. Sinisimbolo raw nito ang koronang tinik na inilagay sa ulo ni Jesus. Mga apat na araw kaming gumagawa, linilinis pa lahat yung mga inaalis namin yung mga dahon para maganda naman tignan pagka bumibili sila. Umahataw din ang negosyo ng mga tindero ng isda sa Lagupan City, Pangasinan bago pa man nagsisimula ang Semana Santa. Nagtaas na ng presyo ng kada kilo ng isda at iba pang seafood. Pinakamura ngayon ang tilapia habang pinakamahal naman ang lapu-lapu. Inaasahang tataas pa ang presyo ng seafood sa mga susunod na araw. Kaya may mga namimili na ng bultuhan. Sa ngayon, hindi pa naman significant yung increase. Meron tayong na-observe na increase during the week na 2 pesos. Pero sabi ko nga relative to time. Tumaas rin ng 10% hanggang 20% ang room rate sa ilang hotel sa Baguio City. Sa dami ng mga bakasyonista ngayong Semana Santa, umpisa pa lang daw ng Marso, nakreserve na ang halos lahat ng kwarto sa ilang hotel. As far as OTA or online travel agencies concerned, lahat ng mga accounts namin sa online bookings nag-blackout na sa amin. So we're accepting na lang reservations through phone or walk-ins. Marami kasi ang gustong magnilay-nilay habang nagbabakasyon na rin sa Summer Capital ngayong Semana Santa. Ian Cruz, GMA News.